Amen. Sorry. I baptize Sister Mary in the name of the Father God, in the name of the Son Jesus, in the name of the Holy Spirit. Amen. I baptize Sister Angel in the name of the Father God, Son Jesus, the Holy Spirit. Amen. Father God, and Son Jesus, and the Holy Spirit. Amen. I baptize Brother Hans in the name of the Father God and Son Jesus and the Holy Spirit. Amen. I baptize Brother Jude in the name of the Father God, Son Jesus, the Holy Spirit. Amen. I baptize Sister Luis in the name of the Father God and Son Jesus, the Holy Spirit. Amen. I baptize you, my brother Christian, in the name of the Father God, the Son Jesus, the Holy Spirit. Amen. 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 I baptize Sister Rachel in the name of the Father God, the Son Jesus, the Holy Spirit. Amen. 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 Thank you, Lord. Father God, I believe that they already wash away all the worldly things and all the Satan things that through this water baptism. I believe that your Holy Spirit already entered them that through baptism. And they will have a new strength, they have a new heart, they will have a new understanding and new things in their spiritual life, and they will become blessing of our church, new era of our church, new good of our church, for your glory and kingdom, and for our blessed church, Father God. Continually help our senior members, welcome them, and help them how to have a successful church life, as good teacher, as good guidance, as good the senior members, by your love, by your understanding, by your knowledge, and our church will praise you, glorify you, testify you with this new blessed members until you come back as our judge in this earth, Father God. We pray you in Jesus' name. Amen. Yeah, you are our baptized member, and you are our regular members, and you are my disciple now, and please to be my happiness, to be my thanksgiving, to be my glory to our Lord Jesus. Amen. Amen. And
tayo busy-busy sa trabaho. Na naging dahilan kung bakit pakiramdam ko ay parang sakit pa lamang ako ng Kristiyano, lalo na sa church na ito. Lahat ng oras ko ay sa trabaho. Lahat ng oras ko ay sa trabaho. Sunday lang ang pag-attend. At minsan kahit Sunday ay pinapasukan pa. Sayang ang overtime eh. Yun yung paniniwala ko po dati. Pero ang Diyos, tinanggal niya ang trabaho sa akin. Sabi niya siguro, tanggalin ko nga ang trabaho sa'yo para mawalan ka ng malaking sweldo. Subalit, time flies so fast. And thankfully that I am here now standing of you, baptized and declared as one of the children of God. Amen. Sa maraming beses na ang church na ito ay nag-offer ng baptism, pinili ko pong manahimik. Manahimik, tahimik at sarado sa pagbabautismo. Ang katwiran ko po ganito, hindi naman dito nasisave ang tao eh. Pero last year, nag-announce po ulit ang missionary natin ng another baptism. As usual, I tried to escape, but I feel the spirit of missionary and spirit of God na kinakausap ako. Sa tuwing tinatawag ako, tinatawag ang mga gustong magpabaptize, di po ako tumatayo. Nananatili na kayo po sa aking kinauupuan. Subalit, pakiramdam ko, napakadaming mata ang nakatingin sa akin na nagsasabing, Sister, it's your turn. Napakiramdam ko, kinakausap ako ng espiritu ni missionary na nagsasabing, it's time. I always be shaken at bumibilis ang pinting ng aking puso sa tuwing sinasabihan akong panahon na para magpabautismo. Hindi po ako kaagad-agad nagsabi ng yes. At hindi rin po ako agad nagsabi ng no. Ang tanging sagot ko lamang po nung unang nagtanong sa akin kung sino gusto magpabautismo ay ganito. Pag-isipan ko muna at ipanalangin ko. Na para ba akong nagmamalaki pa, na wait lang, pag-isipan ko muna, ba't kayo nagmamadali? Marahil ito po ay bunga ng malikot kong isipan. Na di ako agad-agad naniniwala unless proven. Ganun po ako. Na hindi ako kaagad-agad ng desisyon na hindi pinag-iisipang mabuti. Pero dahil na din, it's because of the fact na babautismohan ng anak ko, na si Micah, naisip ko na parang awkward naman, nababautismohan ng anak, pero ang ina nananatiling hindi. Nananatiling sarado ang puso sa bautismo. Finally, I accepted the challenge. Sabi ko sa sarili ko, sige na nga, dahil nakasal na madaling, scripture writing and group prayer. Dito na napalaban na naman ako sapagkat ito yung panahon ng bakasyon ng aking asawa. Sabi niya sa akin, isang buwan na nga lang ako sa Pilipinas, malagi pa kayong wala. Maghapon ako nakatumanga sa bahay at minsan pa naman hanggang gabi naghihintay sa inyong pag-uwi kasi lagi na ako kami ni Micah nasa church. Kung tutuusin po, tama nga naman po. Limited lamang po ang kanyang oras, subalit lagi pa kami wala sa bahay. Pero di po kami nagpadaling at salamat na na-overcome po ang mga bagay na iyon. Kahapon, nag-message po ako sa asawa ko. Sabi ko sa kanya, ganito. Binessenger ko siya. Pa, bukas ang baptism namin ng anak ko si Micah. Please pray for us. Ang sagot lang niya ganito. Binessage ko ulit siya. Kaya na iyon, itapos na. Hindi ba ko pala? Mas madami pa palang training ang aming susungin. Kailangan kami umattend ng Wednesday prayer meeting na mapuna ay nahihirapan po ako dahil sa oras ng prayer time ay oras ng tulog ng aking bunso na si CJ. Salamat at napaglabanan ko din iyon at ako ay nakakatalo ng gawain ng Panginoon. Dumaan po kami sa scripture reading. Scripture reading at isusulat namin ang mga scripture na ibinibigay sa amin. Dito, nahirapan po ako, ulit ako kasi madaming gawain sa bahay at sa pagpasok ng mga bata sa school. Tapos isisingit pa ang pagsusulat, pagbabasa ng Biblia at pagme-memorize ng mga verses. May mga pagkakataon na habang ako nagigisa ng ulam, nagbabasa at nagsusulat din ng scripture at the same time.
dahil kami po ay may deadline. Natapos po ang intense training, pero hindi pa rin pala doon natatapos na naman. Meron pa pala naghihintay yung hot seat interview para sa aming mga 9 candidates. However, as we go through the training, na-realize ko po paunti-unti na ang aking mga kasagot, ang mga katanungan sa aking isipan na gumugulo sa aking faith ay unti-unti nasasagot at nagkakaroon ng kalinawan. Isang halimbawa po nito na aking ipinag I confess to God. Lagi ko pong kino-question ang credibility in Jesus Christ. At paninom matawaran po ako. Kino-question ang isip ko ang credibility at titulo ni Jesus Christ sa pagiging Diyos. Totoo po yan. Narito ako, nagsasalita bilang tao, sapagkat ito po yung aking karanasan. Marami nagtataka kayo bakit po ito binabigit, pero ito po ako. Lagi nagsasabi na, I praise and worship you, Lord. I praise you, Father God. Lagi po po yan din na-declare, I love you, God. Pero hindi ko mapanggir, I love you, Jesus. Kasi nga po, kahit gusto ng puso ko na i-declare na si Jesus Christ ay God, meron part sa utak ko na si Jesus ay nagtatanong. Meron sa part sa utak ko na si Jesus na nagtatanong na si Jesus nga ba ay Diyos. Samantalang sabi ng Biblia na siya ay anak ng Diyos, paano siya magiging Diyos? John 3.16 ang sabi dito, for God's Christo. Kahit na lumiliwanag, mas lalong kumanako. Naisip ko tuloy, kung anak si Kristo, di may asawa ang Diyos. Di po ba? May nanay siya. Oo, sinasabi rin sa Romans 10.9 that if you confess your mouth with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. I confess, I really confess Jesus is Lord. Pero sinabi dito, God raised him from the dead. So binuhay na naman siya ng Panginoon na lalo nagpapagulo sa aking isipan. I am declaring Jesus as my Lord and Savior. Pero meron pa rin God daw na bumuhay sa kanya mula sa kamatayan. Meaning Jesus is different from God. Marahil I have a very mal mind, but honestly, I long for the answer. At napakahirap mag-surrender ng lahat kung may pagtududa sa isipan. Thanks be to God. We have our handouts, yung handouts po namin during the training. Dito po na po sana ang ating spiritual mind para maunawaan ang hiwaga ng salita ng Diyos. Philippians 2:6, basahin po natin. Ito po yung nakalagay sa aming handout. Napakaliwanag po niya ng sabi, kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapatay ng Diyos. Si Jesus ang sinasabi, kahit siya ay Diyos, pinili niya magpakumbaba sa atin. Philippians 2:6, basahin po po sa aming mga sumusunod. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusay niyang binitawan ang karapatan niya ito at mamuhay sa isang halipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. So, sino po yung ipinama sa krus? Di po ba si Jesus? Dito po mga kapatid, umiyak talaga ako ng umiyak hanggang kagabi. Nasabi ko, hindi ako mamamatay tao. Hindi ako magnanakaw. Minsan nagsisinungaling pero hindi ko nature magsinungaling. Isa sa utos ng Diyos ay huwag pagdudahan ng Panginoon. Pero anong ginawa ko sa kanya? I am more than murderer. Dahil pinagdudahan ko ang
pagiging eternity ng ating Panginoong Diyos. Habang ako'y nagbabasa kanina, nabasa ko, ito rin ulit ang pinakita ng Panginoon sa akin sa John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang Word daw ay si God. Sa John 1:14, the word became flesh and made His dwelling among us. So dito po, naliwanagan ako ng gusto. At ako umiyak na umiyak, humingi lang ng kapalaran sa Panginoon. Sapagkat siya pala, wala pa lang siya ang salita na naging flesh at kumarito sa atin upang makisalamuha sa mga karaniwang tao katulad natin. Pagkabasa at pagkabukas ng isip ko sa bagay na ito, sabi ko sa Panginoon, Lord, napakasalbahe ko at dahil sa karunungan na ibinigay ko sa akin, ay siya pang kumukupusin sa iyong pagiging eternal God. Mga kapatid, marami lang iba sa inyo ay madaming katanungan at pagsududa sa puso at isipan na tulad ko dati. Tunay na hindi pa ipaliwanag ng sarili na nating kaisipan at katalinuhan ang kaliwagaan ng Diyos. Muntik na po ako sumuko dahil dito. Napapaisip ako na tama kaya ang pinabibilangan ng simbahan na ang Diyos ay si Kristo Jesus. Samantalang ang Iglesia ni Kristo at ang ating dating daan, pinapakaliwanag nilang inilalahat ni Jesus na si Jesus ay anak ng Diyos at may Diyos na Ama na dapat sambahin liban sa Kanya. Napakatalino ng mga tao iyon, subalit di nila naunawaan ang hiwaga ng salita ng Diyos dahil wala ang Holy Spirit na nagpapaunawa sa kanila. Tunay na sa pagbabasa ng salita ng Diyos, kailangan ang gabay ng Holy Spirit para ipaunawa sa atin ang hiwagang napakaloob dito. For 20 years na pag-a-attend ng church, naging pihiyan kulag ako na maunawaan ang katotohanan. As we finished the training last Friday, I am so blessed that we had dinner and welcome party para sa amin bilang pagtanggap na kami ay isang regular na pasapi sa iglesia ito. Subalit, di pa rin pala dito nagtatapos ang training. Pinatong pa kami ng praktikal na mga katanungan at may isang tanong na itatak sa aking isipan. The question goes in this way. If you will become a leader of this church, are you going to continue the works of missionary? And I answered it confidently with yes and yes and yes. I have many yeses to continue the legacy of missionary job. Yes, baptism is a choice. Katulad ng nagpagbibigay sa atin ng Panginoon ng will o kalayaan pumili sa gusto natin sa buhay. Binigyan niya tayo ng kalayaan na pumili ng mabuti at masama. That's the reason why I reached this stage before I get baptized. Pinili ko ignore ang sacrament ng baptism buha ng aking maliwag na isipan. But I realized na huwag natin gamitin ang karunungan natin sa pagpili ng desisyon, kundi hilingin natin lagi ang gabay ng Holy Spirit sa pagpili ng kalayaan na ipinigay niya. Lastly, I am very sorry to my Lord God Jesus for the doubts. But I am now thankful for His grace and wisdom. I was enlightened. I am also blessed that I have with me the 8 other baptized believers, including my daughter. I am praying that God will also touch my son and husband's heart someday in the near future to have baptism together in the name of Jesus. I hope na sana maging inspiration ito sa mga di pa nagpapabaptize, na maliwanagan din kayo sa inyong mga kadahilanan kung bakit inyong pamatanggap ang sakramento nito. Ang Panginoon ay naging